narito ang programang tututok sa serbisyo publiko. Kompleto rekado, balita, serbisyo publiko. On the go! May bonus pang mga payo sa kalusugan at biyahe sa iba't ibang dako. Samahan natin sina Gani Oro sa On the Go! Walang hanggang pakikiramay po sa mga kababayan natin na naapektuhan po talaga nitong itong trahedya ng pagputok ng Bulkang Taal. At ako mismo, personal na nasaksihan ng aking dalawang mga mata ang kalunos-lunos na mga pangyayari po diyan sa paligid na Bulkang Taal, ang mga bayan ng Talisay, Agoncillo, Lemery, Taal, maging ang Tanawan, Balete, na marami pong lugar diyan ay talagang nagmistula na hong mga ghost town, ano, na hindi na muna pansamantalang mababalikan ang kanilang mga tahanan dahilan sa dami po ng bumagsak na abo mula sa binuga ng bagyong si bagyo ng pagputok ng Taal Volcano. Mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules. 15 na po tayo sa buwan ng Enero, taong 2020, no? Taong 2020, ito po muli ang inyong lingkod, Gani Oro. Sa loob po ng isa't kalahating oras, alas 5.30 hanggang alas 7 ng gabi, ako ay maghahatid ng mga on the go, balitang bago at serbisyong oro mismo sa himpilang ito ng TWIZ. Tayo po ay napapanood din via online streaming sa pamagitan ng ating Facebook Live, YouTube at Twitter. At mapapaghahatid din po ng mga balita ang ating mga kasama sa labas ng himpilan, ang ating mga patrol reporter ng DWIZ at ang ating mga metro patrol sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Magkakaroon din po tayo ng mga reaksyon, panayam mula sa mga taong makapaghahatid ng kalinawan sa mga pinag-uusabang balita at sa kabuuan ng ating palatuntunan, aking ibibigay ang aking mga exclusive interviews at ang mga eksena sa palipaligid po naman ng pagputok o naging pinsala ng Bulkang Taal. At ito pong nakalipas na 3 araw since day 1 ay naroon po ang inyong lingkod Gani Oro para maghatid ng mga balitang nangyayari doon. So ang aking mga panayam, ang mga nakuha nating videos at larawan ay inyo pong mapapanood sa kabuuan ng ating palatuntunan. Oras natin sa buong kapuluan, ganap ng alas 5.39 ng hapon. Bigyan daan muna natin ang ating ulat panahon sa magitan ni Raymond Ordinario ng Pag-asa. Narito na ang lagay ng panahon. What? Weather update muna tayo. Raymond Ordinario, magandang hapon sa iyo. Yes po, magandang hapon po Sir Gani at sa ating mga taga-subaybay. At ito nga ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy po na amihan o northeast monsoon na nakapekto sa buong Luzon, samantalang may binabantayan pa rin tayong low pressure area at kayo na alas 3 ng hapon. Ito'y tinatayang nasa layong 150 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. At para naman sa magiging lagay ng panahon, ang Cagayan Valley, Cordillera, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon ay magkakaroon pa rin ng maulat na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang dyan sa Batangas at Cavite area ay magkakaroon naman ng maulat na papawirin na may mga pulo-pulong mga pag-ulan. Dala pa rin niya ng ating amihan at ito ngang epekto pa rin ng pagputok ng Bulkang Taal. Samantalang ang Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon ay patuloy pa makakaasan ng maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga pulupulong may hinang pag-ulan. Ang lalabing bahagi ng Kabisayaan at ang buong Mindanao ay patuloy pa makakaasan ng maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga isolated rain showers dala pa rin ng mga localized thunderstorm. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius at sa Baguio City ay mula 13 hanggang 23 degrees Celsius. Tayo po, wala pa rin tayong nakataas sa gale warning sa anumang baybayin ng ating kapuluan, kaya malayang mga kapalaot ang ating mga kababayang maingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po ang ating pinapayo doon nga po sa papalaw dyan sa Hilagang Luzon at sa silangang bahagi ng Luzon at ng Kabisayan. Dahil may inaasahan pa rin po tayong katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog ng 5:46 ng hapon at muling sisikat yan bukas ng 6:25 ng umaga. So wala tayong bagyo, walang namumuong sama ng panahon, Raymond. Sa
Tangin po itong binabantay natin low pressure area pa lang po yung sama ng panahon natin binabantay. Pero sa susunod nga po ng mga araw, inaasahan natin na tuloy na itong matutunaw. Ibig sabihin po, in the next 3 to 5 days, ay wala pa rin po tayong inaasahan na bagyo na maaaring buwang-buo o pumasok ng ating area of responsibility. Very well. Good. Okay yan. Pero yung lamig ba ng panahon ay hanggang kailan pa natin mararanasang medyo malamig ang ating gabi? Sa ngayon po, nakikita natin dahil nga po patuloy pa rin yung epekto ng ating amihan. So may mga malalamig na madaling araw pa rin po tayong inaasahan. At matatagal nga po ito hanggang February. Sa parte ng paligid ng Bulkang Taal, Batangas, Cavite at parte ng Laguna, makakaranas ba sila ng mga pag-ulan dyan ngayong gabi o bukas? Sa ngayon po, patuloy pa rin po makakaranas ang maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan po dyan sa Batangas. Especially po doon sa mga areas nga po, municipality na nakapaligid dito sa Taal Volcano Island. Mm-hmm. At ganun po din sa may area ng Cavite, especially po dito sa may Tagaytay area. Kasi patuloy po na nakaka-apekto nga yung patuloy na pagbuga ng mainit na hangin ng ating ng Bulkang Taal na nagdudulot pa rin po ng mga pag-develop po ng mga kaulapan. Alright. Raymond, maraming salamat. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa ating lahat. Si Raymond Ordinario, ang ating weather forecaster po naman mula sa Pag-asa Forecasting Center. Sa ating ulat panahon, naghatid sa ating oras, ganap ng alas 5:43 na po ng hapon. Dumako muna tayo sa ating mga on-the-go balitang bago. On-the-go! On-the-go! Mga balitang bago, hatid ni Gani Oro. Sa tala po ng DSWD o Department of Social Welfare and Development, nasa mahigit 41,000 individual na po ang dinala sa mga pansamantalang tumutuloy sa mga itinayong evacuation centers. May kabuuan namang 159 na mga pansamantalang likasan o evacuation centers ang pinutapo naman ng ating pamahalaan. At ang panawagan po ng ahensya sa mga nagnanais na tumulong, ang importante pong kailangan nila yung repacking of relief goods, maaaring magtungo naman sa Region 4A field office ng DSWD sa GMA Cavite. At nagpamahagi naman po ng 2,000,000 pisong ayuda ang DSWD o Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Kahapon po, bago ako lumuwas ng Maynila, dinalaw din namin itong isa sa mga evacuation center. I-play nga natin ito yung sa gawi po naman ng Batangas City. Oh, kasi ang Batangas City medyo malayo-layo ng konti sa naapektuhan. So doon po sa pagtungo din ng ating Pangulong Duterte sa lugar na yon, bukod sa nandun po sa sports complex, may isa pang ipinutap ang DSWD at ang pamahalaang palalawigan. Ayan o, yung medyo maayos ho na kanilang evacuation center, dyan po yan sa Batangas City. Merong mga modular tents tayo nakita. Ito yung mga nadaanan natin doon sa yung mga pictures na yan. Ganyang katindi po yan sa Agoncillo, Batangas po yan. Oh, yan, ganyang kakapal at yung nabiyak na lupa doon sa may gawi po naman ng Agoncillo, Batangas. Pero balikan lang po natin itong pinutap na ito sa Lemeria, no? Yung hindi ko lang nakunan, kalalagpas lang namin doon sa Bumiyak, no? Lemery, Batangas po yan. Yung Bumiyak na kalsada, yung nag-crack. Okay? Iyan yung first day, yung unang putok ng bulkan, dakong alas 4 ng hapon. Tapos kinabukasan, ito po yung aking personal na vid na kuha. Photo shot ho natin yan na sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkan. Ako po ay nasa gawi ng isang barangay Halang dito sa Lipa City nung kunan po natin yung pictures na yan. Ito na yung binabanggit nating Batangas City Evacuation Centers. At may mga dinala pong ilang pamilya sa lugar na yan, no? At ayon sa in charge na taga DSWD ay talagang inilalaan po nila yung lugar na yan para sa mga kalamidad, hindi lang po sa lindol, hindi lang po sa pagputok ng bulkan, sa mga bagyo rin, no? Narito po ang panayam natin kay sa kinatawan ng DSWD sa lugar na ito.
ng Batangas City kung paano nila isinasaayos at tinatanggap yung mga donation sa lugar na yan na tinutuluyang pasamantala ng mga inilikas na naging biktima ng pagputok ng Bulkang Taal. Pakaibigan, patuloy po, ang pagdating ng mga relief goods dito sa Batangas City Evacuation Center para sa mga naapektuhan ng Bulkang Taal. Katabi natin si Ma'am Yasmin Tandaba. Siya po ay Assistant City Social Welfare and Development Officer ng Batangas City Evacuation Center. Ma'am, lapit po kayo ng konti rito. More or less, mga gano'ng karami po ang hina-house natin ngayon dito? Sa ngayon po ay meron tayong 118 families with 583 individuals. Okay. Nakita na rin, maganda yung inyong mga modular tent na inilagay po rito. More or less, mga ilan po yan? So more or less po, mga 52 units ng modular tents. 52 units. Okay. Each family po sila? No. Bali po, mayroong tent tayo dyan na ang laman ay 2 families or 3 families. Okay. Saan po galing itong mga evacuees dito, ma'am? Saan lugar? So yung nandito po sa Batangas City Evacuation Center, sila po ay galing sa Taal, sa bayan ng Lemery, sa Agoncillo, and sa Nicolas. Oh, malalayo. Ba't kailangan ganun may kalalayo sila? Wala ho bang malapit-lapit na center doon? So siguro po ay mas safe dito. Kaya dito na lang dinala ng mga LGUs. Napansin natin, ito talaga pinuta po yung building na ito para sa mga disaster na kagaya to, hindi kagaya sa mga eskwelahan. Anong facilities po meron tayo dito? So kompleto po ito as a disaster evacuation center. Kasi meron po tayong communal kitchen, na kung saan doon po natin ginagawa yung community kitchen, yung cooking, yung preparation of food for our IDPs. And of course, meron tayo dyan na facilities for our children, we have the infirmary rooms and different offices. And meron din po tayo dyan na couples room. Okay. Ano ho ngayon ang dumarating dito ng mga relief goods? Anong klase mga pambigay po sa kanila? So napakarami po, iba-ibang klase kasi alam po nila at sila po naman ay nagtatanong kung ano yung needs talaga dito. So meron po tayong food items, yung food packs. Meron din po tayong mga meals, yung ready to eat na mga meals nila. And of course, the hygiene kit. Meron din po tayong toiletries and everything na kailangan po halos ng ating mga IDPs. So 118 families and 583 individuals po ang lahat na dito. Kailan po sila sinimulang ilikas dito? Bali kahapon po, kahapon ng umaga. Kahapon ng umaga, which is araw po ng Lunes. Apo, January 13. Ano po ang mga na-experience nila, nasa ikwento nila sa kanilang mga pinanggalingan lugar? So, mostly po ang na-experience daw nila, yung madalas na pag-yanig. And of course, yung asphalt. Kaya sila ay natakot. May reported ho ba kayo dito ng injuries o casualties? So far, wala po kami na report na nakukuha dito. In terms of mga respiratory problems po, may mga assistance po ba namang binibigay sa kanila? Apo. So far naman po yung nag-suffer ng mga cup and colds na nandito, it so happened na narito na lang sila sa evacuation center. Mm-hmm. Pero before naman na nangyari yon, meron na sila. Existing na po yung kanilang mga complaints. Mm-hmm. But anyway, yun pong mga nag-suffer ng ganon, may mga patients tayo ditong ilan, lalo yung mga bata. Na-refer naman po ng ating City Health Office sa Batangas Medical Center for further medical management. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, yan po si Ma'am Yasmin Candava, Assistant City Social Welfare and Development Officer dito po naman sa lungsod ng Batangas. So, galing sa mga magkakalapit na lugar, yung mga inilikas po rito as far as Agoncillo, Batangas, Lemery, Batangas at ilang pang mga kalapit na bayan dito na kung saan ay talagang kailangang ilikas sila sa lugar nito sapagkat yung kanila pong mga bahay ay hindi talaga conducive na manatili pa doon dahil sa mga paulit-ulit na paglindol at yung napakaraming asphalt o mga abo na ibinuga po naman o ibinuga ng Bulkang Taal. Yan po ang ating maiulat mula po rito sa Batangas City Evacuation Center. Ito po muli si Gani Oro.
Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Saan may mga malalaking balita ay sinisikap po nating puntahan at makapaghatid ng first-hand information. Yan po ating report sa ating interview sa lalawigan po naman ng Batangas at sa Batangas City yung ating panayam. Thank you kay Ms. Yasmin Candava, social worker o city social worker diyan po naman sa lungsod ng Batangas. Babalikan po natin mamaya. Meron tayong mga videos sa mismong lugar po naman ng Agunsilyo. Nagpunta po ako ng Agunsilyo, nagpunta rin ako ng Lemery, nakarting po kami ng Balete, nakarting po kami ng Lipa, at ilan pa sa Taal, napadaan po rin kami ng Taal, Batangas. Pero mamaya-maya po yan, antabayanan niyo po ang ating mga videos, mga exclusive interviews and videos po ninyong lingkod noong tayo ay magpunta po naman sa mga lugar na sinalanta ng pagputok ng Bulkang Taal. Hindi pa ho tapos, no? Sabi ng FIBOX, huwag ho muna tayong babalik sa mga lugar na talagang malapit na malapit sa lugar. Yung kumbaga yung nasa danger zone sapagkat meron hong walang tigil pa rin ang mga paglindol. Indikasyon po ito na nag-iipon po naman ng magma sa ilalim ng lupa. So, nananatili sa alert level number 4 ang Bulkang Taal. Bago natin balikan yan, bigyan muna natin ang report magagaling sa ating Metro Patrol. Metro Patrol. Maghatid muna ng balita ang ating Metro Patrol galing sa lalawigan ng Rizal. Tata Ray Abelia, magandang gabi. Tata Ray? Saan si Tata Ray? Nagtampo na yata. Tata Ray Abelia? Nawala, pakihugot nga uli si Tata Ray Abelia. Aha, binabati muna natin ang mga suki ng ating palatuntunan. Naka-tune in, nakasubaybay sa atin, yung mga nanonood po sa atin via Facebook Live. Muli, magandang hapon po sa inyo. Mag-alas 6 pa lang po ng gabi pero madilim na sa labas. At andali ay, ni-establish ko lang to muli at medyo mabagal ang ating internet ngayon. At in the meantime, narito muna ang ating mga on-the-go balitang bago. On the go. Mga balitang bago, hatid ni Gani Oro. Nananatili pong nagpapatupad ng force power shutdown sa ilang bayan ng Batangas dahilan sa pag-alboroto ng Bulkang Taal. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, patuloy pa rin ang isinasagawang assessment sa San Nicolas at Agunsilyo o saan nasa mahigit 12,000 pa na mga kabahayan ang wala pa ring kuryente. Gayunman, tinatayang nasa 5,700 na kabahayan sa Santa Teresita at San Luis ang naibalik na ang kuryente. Habang ipinatupad naman ang Batalek 2 ang partial restoration sa Tanawan City. Alas 5.55, balikan na natin ang ating Metro Patrol sa lalawigan ng Rizal. Metro Patrol. Tata Ray Abelia, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo ako sa mga gani. At talagang pawin talaga tayo, no? At yung nasa mismong Cabana Ortigas Avenue dito sa Katikling, bayan ng Atay Rizal. Ito, regarding lamang ito, sa ating atay-tay ay municipal ang marshal, no, sa katana ng Senior Inspector Willie Astrero dito sa mismong atay-tay Rizal. At kung saan na tayo ng palayam, regarding ipaganda na pagkat buwan ng Marso, yung ating pagdaman ng fire ay klase, ore ang kailangan paghahanda sapagkat hindi naman kailangan. Dito sa lalawigan ng Rizal, kukumpara mo sa Kamanilaan, iba klase rito. Ibig sabihin, ay madalang magkaroon na tatawag mga sunog dito sa mismong lalawigan ng Rizal sapagkat yung kanilang dating announcement o may mga pagbabago man o korekdagan ay bigyan nga paalala o reminder sa mga kanilang mga area para responsibility lalo na padroon na sa mga lumayan ng tahanan dahil tanga lalo na. At sila, makasipag siya natin ang akuryente. Ngayon, kailangan ang mula naman ng sunog, ay unawin yan, sabi natin, yung wisan, mga naiwan, mga sinaing, mga kandila na ikanga, na talaga wala silang ilaw. Kalimitan ang problema dito, hindi naman dito sa mas property, dito sa mga flood rate, particular na ang Taytay, ang
at ito mismong bayan ng Kadarsan. Ito ang ikara, may mga side na tutunan natin, mga creek side. Kalimitan ay tutunan natin mga kababayan natin na mga tabing dagat sila ay naninirahan. Sapagat kaya nasabi natin, diyan kumisang kalimitan, nakakaroon ng problema tungkol sa sunog. Kaya nga, ang paalala nga, itong ating naturang mga municipal marsyan dito sa Lalawigan, di lang particular, dito sa bayan ng Tatarsan, na ika nga ay sundin ang alinuntunin at sa gayon, makaiwas sa sunog sapagkat, sabi nga na ito, dahil mga anak ko lamang, huwag ka lang masunugan. So, yan yung mga anak kong balita mula dito sa Lalawigan ng Rizal. Ang Metro Patrol, Tataray, Aragon, Cabrillan, Nagorcha, ito lang may tudulakas, DWIC. Metro Patrol. Maraming salamat, Tata Ray Abelia. Galing po naman sa Lalawigan ng Rizal, ang ating Metro Patrol. Padiin muna natin ang mga sugid nating mga tagapanood sa ating Facebook live streaming. Salamat po sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa atin sa ating social media platform, social media streaming, ano? Gaya ni Eljo Zork Sirda. Thanks, Sir Gani, sa update. God bless. Thank you, Eljo. Bing Torcolas, thank you. At si Arnie Gabino, nanonood sa atin. Thank you po sa update. Cindy si Chang, nanonood sa atin. Julieta de la Cruz, good PM po Sir Gani. At nanonood sa ating Facebook broadcast. And si Galia Amelia, good evening po Sir Gani. Siya po ay nanonood sa atin dyan mula sa bansang Singapore. Ayan. Alright, bago tayo magpatuloy mga kaibigan, ako ito, hindi nakaligtaan natin itong isang araw. Ito, dapat talagang hindi makakalimutan ito dahil sa dami ng mga sakit, karamdaman ngayon, lalo yung medyo nagkakaedad na. Alam ba ninyong napakarami hong benepisyo ang ating makukuha dito lamang sa prutas na guyabano? Yes, at itong guyabano, tinatawag itong super fruit. Dahil ang guyabano po, ang tawag niya sa English sour soap. Punong-puno po yan ng bitamina at sustansya. At ito po ay mayroong mga sangkap na panlaban sa iba't ibang uri ng karamdaman. Maraming uri ng sakit po ang talaga nilalabanan ng guyabano. Yan po ipinatutunayan naman ng mga medical research. Sa katunayan nga po, ang guyabano ay tinuturing na natural cancer cell killer. At ito ay 10,000 times stronger than chemotherapy. Ang katas naman ng prutas na guyabano ay makatutulong po sa pagkontrol ng blood sugar o diabetes. At ito po ay mabisang panlaban din sa arthritis. Ayan po, yung guyabano, nakikita nyo sa inyong mga monitor screen. Ang magandang balita, meron na ngayong pure concentrated guyabano juice. Ito ay nasa botelya na. Yan ang Glow Guyabano Juice. Wala po yung artificial flavoring at yan po'y mula sa purong-purong katas ng bunga ng hinog na guyabano. Available po yan, mabibili sa SNR Superstore at iba pang Glow Guyabano Dealer. Ine-export na rin po yan sa ibang mga bansa, Russia, India, Europa. Glow Guyabano Juice. Sa detalye, maaaring magtanong kay Mr. Tem Kabilin, 0999-793-2258 at 0927-865-9992. Glow Guyabano Juice, masarap na, masustansya pa. Pagbabalik po ang ating On The Go sa DWIZ at update po tayo sa Bulkang Taal at iba pang mga balitang kaakibat nito. Inyo po lamang subaybayan hanggang alas 7 pa po ng gabi ang ating programang On The Go. Diyan po lamang po kayo at ang inyong lingkod Gani Oro ay muli niyong makakasama sa ating pagbabalik. Bibigandaan muna natin mga pagbabalita lamang sa ating news department. Oras natin, alas 6 na po ng gabi. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Eternal Plants. Your future is our concern. On The Go sa DWIC. DWIC. At ngayon, nagbabalik ang On The Go. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunan On The Go sa DWIZ. Ito pa rin po si Gani Oro. Pakakasama niyo po ako hanggang alas 7 ngayong gabi. Ngayong araw nito ng Miyerkules, 15 sa buwan ng Enero, taong 2020.
At ang ating pong palatuntunan, 5:30 to 7 in the evening, napapakinggan sa radio, DWIZ, at napapanood sa online streaming. At pwedeng ma-access ng ating mga kababayan anywhere in the world sapagkat tayo po ay naka-Facebook Live. At balikan lang ho natin itong ating pagsubaybay sa Bulkang Taal. Magandang gabi muna kina Galea Amelia. Good evening, nanonood sa atin. Si Army Gabino at si Army, si Cindy, si Chang. Ayan, mga suki ng ating palatuntunan. Mamaya na po yung iba. At ay sa bayan po naman ng Balete. Ang Balete po sa kapakinabangan para sa kapakanan ng mga kababayan natin, isa po itong bayan sa pagitan ng Tanawan at Lipa. Tanawan, Talisay muna, magkakatabi ho yan, no? Kung kayo po ay pamilyar sa Tagaytay, yung pinaka-ibaba ng Tagaytay, kasi overlooking nyo po yung Taal, no? Yung Taal Lake, tapos yung Taal Volcano. Nakikita nyo, no? Yung pinaka-ilalim po niyan, yan po yung Talisay. At dyan nagdiyan po ang parang jump off point ng mga turistang tumatawid doon sa isla ng Taal, doon sa Taal Island, which is nagkakabayo, sumasakay kayo ng kabayo. So, kung nasa gawi po kayo ng Tagaytay, yung ibaba nyo, yan po ang Talisay. Sa banang kanan nyo, makikita nyo naman po dyan, yan po ang Laurel, Batangas. Pagkatapos ng Laurel, nasa bandang unahan po niyan, yan po yung Agunsilio, Batangas. Nandyan po yung Nasugbu, papuntang Taal, dire-diretso po yan sa kabilang, sa bandang kanan. Sa bandang kaliwa naman po, kung kayo po ibababa ng Talisay, kung mag-turn left po kayo, papunta po kayo ng Tanawan, Batangas. Pag nag-right naman po kayo, nandiyan na po yung mga bayan ng Balete, nandiyan po yung going to Lipa, nandiyan po yung San Nicolas, paikot, no? Paikot ng Taal na naman, Lemery, Taal, tapos Lemery, tapos Agunsilio. So, yan po yung mga bayan, Batangas na nasa vicinidad po. Ang ulat po ay halos mabura sa mapa. Ang binabanggit nga, halos ma-wash out. Pag sinabing wash out, siguro parang napalis, no? Pero mas magandang ang paglalarawan natin to. Parang ang hirap po siyang imapa sapagkat hindi mo ma-identify. Kung kayo po ay magpapalipad ng drone at titingnan nyo itong bayan ng Balete, binabanggit sa balita, halos puro puti na ho yan. Yung itaas niya, bubong ng bahay, halaman, bukirin, parang isa lang po ang kulay. Isa lang ang kulay. At yan yung namumuti na asphalt o na abo na ibinuga ng bulkan, no? Naapektuhan po ng asphalt at ng Bulkang Taal ang Balete, no? Ayon kay Balete Mayor Wilson Maralit, maraming hayop sa bayan nila ang nasawi. Kaya yun din ang nalanta ang kanilang mga tanim na natabunan ng abo. Sinabi pa ni Mayor Maralit na inabisuhan niya ang kanyang mga kababayan na huwag munang bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa natiling peligro dulot pa rin ng pag-aalboroto ng Taal Volcano. Tama po yun. Dapat lang talagang maging maingat tayo. Dapat talagang ang babalikan nyo naman ho dyan, talagang mga sira-sirang bahay na at saka hindi kayo makakapanatili ho ng matagal doon. Una, yung usok ay yung alikabok rather, pag yan ay natuyo at nasikatan ng araw, yan po ay talagang masama sa kalusugan nyo. Pag umulan naman, ay napakaputik po sa lugar. Ganyan ho kalalim ang mahigit pa. No? Parang 1 or 2 feet, no? 2 pie ang lalim po ng ibinagsak na abo sa mga lugar na yan. Mamaya, babalikan ho natin itong ating videos na nakuha sa lalawigan po naman ng Agunsilio and Lemery and then sa palipaligid po naman ng lugar na yan. Thank you kay Bing Torcolas na nanonood sa atin ngayon sa ating on-the-go broadcast, no? Alright, 15 minuto na po makalipas ang 6:00 ng gabi. Bigandaan muna natin ang report mula sa ating Metro Patrol sa Bulacan. Si Tata Louie Angeles, Metro Patrol Bulacan, may ulat sa atin. Louie, magandang gabi. Magandang gabi, Kuya Gary, at maraan na magpadala ng tinatawa ng rescue ang lalawigan ng Bulacan ay agad naman ding nagdala ng tulong ng food pack ang sa mga biktima
ng pagsabog ng Taal Volcano dyan sa balagtas ngayong araw na ito, ang Bulacan ay nag-donate ng halagang 1,000,000 piso at 5,000 food pack ng relief goods ang dinala dyan sa Batangas. Kapagamat ang pamahalang pananaligan, ayon kay Governor Daniel Fernando, ay hindi naman talaga napisala ng asphalt, kaya naman agad sila na nagdesisyon na mag-donate agad at pumunak sa bahagi ng lalawigan ng Batangas para magkaloob sa mga apektado ng pagsabog ng Taal Volcano. Mula rito sa lalawigan Bulacan, Metro Patrol, Wales, Tugunan, Sintino, Metro Bulacan, Pwede Bula, IT. Labing-anim na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, tuloy-tuloy pa rin ang ating balitaan. Muli tayong tatanggap naman sa mga balita sa Masidulay, Quezon City. Ang ating Metro Patrol sa Quezon City. Okay, dito tayo muna sa ating isa pang Metro Patrol mag-uulat. Si July Pudok, may report din. July Pudok, come in, July. Yes, Gani, magkakaroon ng magsasagawa itong kinis protesta, itong Confederation of Trucking Associations of the Philippines bukas. Gaganapin dyan sa may mag-upisa sa may Club Intramuros bandang alas 9 ng umaga. Ito ay sasamahan ng mga grupo ng mga truck association katulad ng Hinta, yung Hataw, yung Pito, at aduana, at kasama rin dito yung mga brokers associations of the Philippines. Sila ay magkakaroon din ng truck ban na holiday at iikot sila mula Club Intramuros patungo sa Road 10, patungo doon sa may Nabotas at pabalik, papunta na naman dito sa may Harbor Center. At iikot sila papunta naman ng Philippine Ports Authority at yung ATI hanggang sa Mall of Asia upang ipadama yung kanilang mga itinaglalaban at karainan sa mga nasabing pupuntahan nila bukas. Pagkabata, naghahanda nga sila, pero alam mo, Gani, kahit papano ay nag-meeting rin sila kanina, nagkaroon sila ng konting donation doon sa mga may truckers upang makalikom sila ng pera. After neto, didiretso na sila doon sa nasalanta ng volcano, no? Yung Taal Volcano dyan sa Batangas na nakalikom ng mga 200,000 sa bawat operator na nasabing trucker. At gagamitin nila itong mga trucker na paglalagyan nila ng mga relief goods para mabigay doon sa mga kababayan nating mga nangangailangan ng tulong. So, maganda, itong gagawin nila, after na talagang pakikita rin nila kahit na sila ay nagkakaroon ng protesta, ay meron din silang puso para tumulong doon sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Ito, Metro Patrol, July Pudok, nagulat sa impilang Todo Lakas, DWRC. Metro Patrol. Maraming salamat, July Pudok. Ang mga evacuation center ngayon, at marami ha, at hindi po sila mababawasan sa ngayon, ano? So yung ina-expect natin, hindi gaya ng mga pangabagyo na habang na bumabalik, na re-establish muli yung kumbaga lipas na ng bagyo, kaiba po itong sa Bulkang Taal, no? Sapagat kailangan ho silang manatili ng ilang araw pa sa mga evacuation centers dahil lang sa nandun pa ho yung banta sa pagputok o mas matindi pang pagputok ng Bulkang Taal. Aside from the fact na talagang medyo mahirap balikan ang lugar nila sapagat kailangan marami hong lilinisin. Sabi ko nga sa inyo, ito po ang kaibahan ng bagyo at itong pagputok ng bulkan. Yung bagyo, pag-alis ng bagyo, kailangan balik agad, rehabilitate ka agad, kumpune ka agad, no? Pero ito, iba.
at sila'y maaring magtagal pa ho sa mga pinaglikasan sa kanila. That's why marami hong mga nag-o-organize ngayon na kailangan patuloy, no, yung mga tulong na ibibigay natin sa mga evacuees. At wag naman sana, pero may posibilidad pa hong madagdagan sila. Depende ho sa pag-escalate ng pagputok ng bulkang Taal. Kailangan din daw po ang breast milk sa mga evacuation center sa mga lugar na naapektuhan ng pag-alboroto ng bulkang Taal. Sinasabi din na sinabi ng Batangas Provincial Government na kailangan din ang donasyon para sa breast milk pouches at feeding bottles para sa mga nais mag-donate. Maaring makipag-ugnayan kay Weng Casabuena ng Provincial Social Welfare and Development Officer sa numerong 0919-804-2398. Sa SOCMED natin, pakita ka natin yung isang model ho ng pinuntahan kong evacuation center. Dito po ito sa Batangas City. Bago yung kanilang mga nilagay na mga modular tents. At makikita pa ho natin, ang sabi kanina, ayan po yung itsura, ano. Pero may bubong ho yan. Kailangan open lang yung taas. Kasi, ano ho yan, may... kailangan open yung taas. Total, may bubong naman sila. So, ang kailangan lang dito, privacy. May privacy po sila dyan. At ang sabi kanina, ni Miss Candaba, meron pa dyang, ano, couple private room. Ayan. Eh, depende kung magtatagal po sila sa lugar na yan para may privado po yung mag-asawa kung kinakailangan. Meron din pong ano yan, may sarili ho yung komedor. Ano ba tawag doon? Kitchen. May sariling lutoan yung lugar na yan para pwede sila makapagluto yung mga evacuees sa lugar na yan. And sana po may mga dapat talagang italaga na tutustusan ng ating lokal na pamahalaan itong mga evacuation centers na kagaya po nito. Alright, dumako naman po tayo rito sa Tanawan, Batangas. Ang City Hall ng Tanawan ay matindi rin po ang pagkakatama ng asphalt, no? Ang business district ng Tanawan ay talaga namang hirap kumilos, hirap makabangon sa perwisyo na idinulot ng pagbagsak po naman ng alikabok o ng abo na ibinuga ng bulkan. At with that, nagtungo po tayo sa Tanawan, Batangas. Ang inabot ko doon ay si City Administrator Alan Credo. Pakikasanga yung ating interview kay Administrator Alan Credo. At ito po ay the day after nung pumutok ang bulkan, araw na ito ng Lunes. Araw po ng Monday nang ma-interview ko po yung kanilang City Administrator. And with that, talagang wala hong kuryente. Pati yung City Hall, walang kuryente. Kaya wala doon yung kanilang evacuation center. Nandun po sa may gawin ng Santo Tomas. Ng Batangas City Evacuation Center. At kung inyo pong... Ayan, sa Batangas yan. Ay yung interview natin kay Mr... Wag ito. Tapos na tayo dyan. Yung kay Tanawan City Administrator Alan Credo. Yung aking interview. Yung nandun kami sa harap mismo ng bagong-bagong City Hall ng Tanawan. Yan na gusto kong ipakita sa inyo. At wala silang kuryente. Dahil tinamaan talaga. Masyadong bumigat po yung load ng mga kuryente ng kanila mga kable dahil sa pagbagsak ng asphalt. Nandun po sila pero gumagamit sila ng generator. We have three. Puno na sila. Okay, so we are adding another one dito po sa Barangay Sambat. And then kapag puno ang Barangay Sambat, we have Darasa, yung Barangay Darasa next. So far we have three, and then we are filling up yung fourth one, which is Barangay Sambat. Kasi sila Mayora pumunta ngayon sa Barangay Luyos at saka Maria Paz kasi marami pang mga evacuees na nandun na kailangang lumisan dito sa poblasyon kasi nga doon sa kwan ng asphalt open. Katabing-katabi niyo po itong palisay, no? Yes, na kung saan dyan ang gagaling yung mga tumatawid doon sa mismong island ng Taal. And we understand, meron din po kayong mga nirescue doon sa pinaka-lake, ho? Yes po. We have 480 individual persons po na galing po ng Talisay na nandito po sa mga evacuation centers namin. And these are 16 families.
So, nasa poder po namin sila at kung ano po yung binibigay namin para sa aming mga kababayang Tanawenyo, ganun din po ang binibigay namin sa kanila kasi Pilipino po tayong lahat. Nasa po si Mayor Sweet Halili ngayon? Si Mayor Sweet ay nasa Barangay Luyos po kasi mayroon pong more than 120 evacuees na kailangan pong dalhin dito sa Barangay Sambat. Okay. Kaya po kaninang umaga, 6:30 na po kami naghiwa-hiwalay kasi kinukuha namin po yung mga evacuees from other barangays. And then ngayon nag-resume na naman yung evacuation namin at 1:30 this afternoon. Administrator, gaano katinding asphalt ang bumagsak po rito? And asphalt lang ba? Aside from that, ano pa ho ang inyong mga na-experience? Ang kwan po dito sa mismong kwan po natin, no? Last night, marami pong mga nadiskaril na mga sasakyan kasi nga po yung putik. Okay? And nahirapan po ang ating kapulisan kasi po sa pag-iimbestiga at saka hindi po kaagad na clear yung road. Kaya some of our barangays are not passable. So ang ginawa po ngayon, kaninang umaga, ay talagang ikinir po namin ng especially General Services Office ng aming lungsod para sa ganun ay ma-clear po yung mga daan. Kasi doon sa putik po, it's almost half foot. Wow. So, hindi po makadaan yung mga sasakyan. Alright. Yun na muna, Administrator. And ano hong mga assistance and ano mga pwedeng maibigay pa para sa mga evacuees? Ang kwan po, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, they are very, very helpful. Mm-hmm. Kasi po, yung mga packs, mga relief goods, nagbibigay na po sila sa amin. And at the same time, we have private individuals like Rotary Club of Tanawan, led by the brother of our beloved Mayor, Mark Anthony Halili. Mm-hmm. They're also giving relief packs. Portalets nga po, yun ang pinaka-importante. In fact, nag-deliver po sila ng 5 portalets dito sa barangay Gym 2 namin kasi we have more than 1,000 doon po sa Gym 2. And then they gave another 3 portalets dito po sa barangay 5 wherein there are 600 na evacuees po dyan. And then we also have si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Alright, batiin muna natin ang ating mga taga-subaybay. Ayan po ating panayam kay Mr. Alan Credo, ang City Administrator ng Tanawan, Batangas. Patiin muna natin. Oy, nanonood sir. Daniel Castro, thank you for watching. Sierra De Leon, Glenda Ulit, thank you. Jovelyn Rapana Bonifacio, nanonood sa ating programa. Si Hill Aman, Gomondino, Sir Jess Garcia, classmate ko, Dick Malubino, thank you for watching. Charlene Alindao, may pamangkin. Charlene, thank you. Cora De Jesus Manimbo, Elaine Di Guzman Velasco, Vanessa Cruz Zapanta, si Auntie Ligaya Oro at si paring Nick Santiago. Si kagawad Nick Santiago nanonood sa atin. Rose Lacerda Oy, Virgilio Presisto, Mr. Chot Ramirez, thank you for watching. Vivian Lim and Alex Gachalian, Phoebe Oro Cuba, thank you. Rodel Suarez at Ving Del Rosario, may classmate nanonood. Eduardo Perez Blanco and Mr. Eduardo Madrid. Sir Loy Oro, ang aking magaling na pinsan, ha? Kagawad po dyan sa barangay de La Paz, Pasig, nanonood sa ating programa. Thank you po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako'y magbe-break lang po sandali at babalik ako pagkatapos ng mga pagbabalita ng ating news department. Hanggang alas 7 pa ho ninyo ng gabi, mapapakinggan ang On The Go sa DWIC sa magitan po ng inyong lingkod, Gani Oro. Babalik po ako makalipas ng ilang sandali, alas 6:30 na po ng gabi. On The Go sa DWIC. At ngayon,
nagbabalik ang On The Go! Ay, balik po tayo. Alas 6.35 na po ng gabi ang oras natin sa buong kapuluan. Muli po ninyong nakakasama sa Himpapawid dito sa DWIC 882 sa inyong lingkod, Gani Oro. Hanggang alas 7 po tayo ng gabi magkakasama. And papanood din po tayo ngayon sa oras na ito sa social media platform sa pamagitan po naman ng ating Facebook Live streaming. YouTube, Twitter, Facebook. Ayan, kaya nakikita ko po rito kung sino-sino ang mga nanonood sa atin ngayon sa ating On The Go program sa DWIZ. Maraming salamat po. Kung kayo po ay nakikinig ng radyo at gusto nyo kaming mapanood through Facebook Live, kung meron ho kayong Facebook account, no? O kaya pamangkinin nyo, kapatid ninyo, o sino mang kakilala nyo, pwede ho niyang i-type. Kasi kung may Facebook account, i-type lang ho yung DWIZ. Z as in zebra. 882-882. Tapos ikiklik niya po yon. Tapos hanapin niya po yung live video. Yung live video, ayan, lalabas po dyan yung live video. I-ano niyo po yan, i-widescreen niyo po yan. So kagaya ni Andrea Tibon, watching from Toronto. Toronto, sabi nga, Toronto, Canada. Sa Toronto po siya nanonood. Si Roland Uncle Edgasmi, pabati po sir. Dito po kami sa Surigao, nakikinig kami. RPN DXKS. RPN DXKS, yung mga nanonood po dyan. Si Roland Uncle Edgasmi, nanonood sa atin ngayon. Jimmy Velches. Sabi ni Jimmy, malaki rin po ang problema nila sa tubig dyan. Grabe, walang ligo. Oo nga, ang hirap. Ang hirap po ng sitwasyon sa lugar na yan. Napaka-alikabok na. Pagkatapos, wala pang ligo. Mahirap din tubig. So, yung iba nga, pinapanghilamos yung bottled water, mineral water. No? Talagang wala magagawa. Nasa panahon talaga ng crisis, no? Isabel Corpus Briones, good evening po sa iyo. Magandang gabi. Si Dennis Delina Pisigna, good evening po, kuya. Lagi po akong nakikinig sa iyong programa. Kanina kausap ko si Konsehal Lawrence Pisigan. Nako, grabe pa lang inabot ng talisay. Ay talagang mahirapang makabangon. At saka still, may mga lugar talaga. Ang halos buong talisay po, parang mahirap puntahan at mahirap maglagi sa lugar na yan, no? Ngayon, dideklara po na talagang wala mo nang makakapunta doon sa island. Kawawa pala yung mga, yung mga hayop. Yung kabayo, kalabaw, at yung mga alaga doon sa pinaka-island. Siguro maganda sa mga susunod mag-assign din ng pang-rescue sa mga alagang hayop. Kasi hindi mo naman maisasama pagka ganyang biglaan ng pagputok ng bulkan. Hindi mo matatangay lahat o hindi mo ma-evacuate ang lahat na pati yung mga alagang hayop. No, nung ako nga ay magpunta doon sa pinakabukana pa lamang ng pinakamalapit, yung Agunsilio. Marami yung mga taong gusto pumasok, pinagbabawalan na nakabantay ng military. May dala silang pagkain ng aso. Sabi ko, ba't kailang bumalik ko kayo sa lugar na yun? Pakakainin daw niya yung alaga niyang Shih Tzu. Mamamatay daw yun sa gutom. May dala siyang dog food. Kaso talagang bawal ho . Ngayon, kung merong nakatalaga at meron talagang inassign na pang-rescue sa mga animal, pwede ho yun . Yung ambulansya, kaysa maglakad ho sila o sarili nilang sasakyan, mabilis na makaka-response yung parang animal rescue team. Dapat meron ganoon talaga, no? Kanina nakita ko, nadinig ko ini-interview din na Mayor Mon Ilagan at saka Senior Pacheco. Yung meron daw ang MMDA noon, pero para sa mga aso yata ito. Pero maganda ho na i-mobilize ng gusto yung Animal Rescue Ambulance. Kasi po, pwedeng balikan yon, magsabi lang po yung may alaga, may alagang aso na naiwan sa bahay, yung kanyang lugar, kanyang address, siguro pwede siyang sumama, no? Para nakakabuelta ng mabilis. Kasi pagpasok sa lugar, kailangan ho hindi sila magtagal doon. Kawawa naman, lalo yung aso na nakatali. Parang may napanood akong pelikula na iwanan sa snow yung aso, lumipad yung chopper, hindi na nakabalik, no? So, yung iba namatay, pero may buhay na nakawala.
Mabuti pang pawalan na lang po ninyo yung aso ninyo kaysa yung nakatali o kaya nakakulong. Pagkatapos ay no, aso man o pusa yan o anumang alaga, yung mga domestic animal ninyo. Pagkatapos ay biglang bumagsak po ang katakot-takot na asphalt sa lugar na yon, eh baka talagang mamamatay ho yung mga alaga ninyong mga domestic animal. Pero sabi nga natin, syempre una po ang buhay ng mga mamamayan. Sa biglang paglikas nila, maaaring naiwan yung kanilang mga alaga, no? At gusto nilang balikan. Eh delikado naman po pagbabalik sila sa lugar na yon. Kaya mas maganda, merong ambulansya para sa pagre-rescue ng mga alagang hayop o yung mga domestic animal kung tawagin, no? Na pwedeng samahan yung may-ari para nare-recover kaagad at nakakalis sila sa lugar na yon. Kawawa naman po yung mga alaga natin. Of course, mas maganda pa rin siguro kung may time pa, isama na ninyo sa paglikas ng inyong alaga. Pagkatapos, yung atin namang pamahalaan, maganda sa mga evacuation center, ito suggestion, maglagay na po kayo doon ng animal shelter. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng ihalo sila doon sa mga ibang evacuees. Baka makagat pa yan, makakagat pa yan. At saka hindi po maganda yan sa kalusugan ng ibang mga tao doon. Maglagay po ng separate na animal shelter na pwedeng pagkulungan sa mga alagang hayop para nakabukod po sa tao. At hindi na magkahawa-hawa kung may mga may sakit man. At saka hindi po talaga tama na ihalo doon. Imagine, nando kayo sa evacuation center o sa eskwelahan man o sa mga modular tents, tapos may dala kayong alaga doon, ay hindi ho ito magiging maganda sa ibang mga kasama nyo doon. So dapat siguro tingnan din yan, ano? Maglagay na ng mga animal shelter ang mga lokal na pamahalaan o kung saan man magtalaga ng mga evacuation centers. Meron pong babala ang Feebox, ha? Oras natin, alas 6:42 na po ng gabi. On the go! On the go! Mga balitang bago, hatid ni Gani Oro. Nagbabala ang Feebox sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng magkakaroon o sa posibleng pagkakaroon ng base surge of volcanic tsunami sa loob ng 14 na kilometrong radius mula sa main crater ng Bulkang Taal sa kabila ng pagiging kalmado nito ngayong araw. Sabi ho ng Feebox, posibleng magkaroon ng tsunami. Ayon kay Feebox resident volcanologist at Taal Volcano Observatory OIC Paulo Reniva, ito'y posible kapag itinaas na sa alert level 5 ang status ng bulkan. Yan pong nakikita nyo na yan sa ating screen. Yan po yung Lemery, Batangas. Parang dead city. Parang walang negosyo halos. Sa harap yan ng Robinson's Lemery. Yan, kuha ko ng picture na yan. Malapit doon sa Panayan Lindol. Yan sa lugar na yan. Hindi ho kami pinatitigil, hindi kami pinatatahimik ng Lindol. Ay talaga naman. Kahit yung unang gabi ko po, Linggo ng gabi, nandun ako, magdamag, walang tigil ho ang pag-uga. Kukulog, kikidlat, tapos ang biglang titirada yung Lindol na limang sunod-sunod na interval ng pagyanig. Kaya hindi ka talaga makakatulog sa lugar na aming tinulugan at tinigilan po dyan sa gawin ng Barangay Halang, Lipa City. Malapit, tabi ho kami. Mga 1 kilometer away mula ho doon sa pinakalawa, no, na lake ng Bulkang Taal. Pag-araw, bumababa kami doon. Pagdating ng gabi, ay hindi ka nabi, mahirap kasi makita eh. Kung magkakaroon man ng itong binabanggit na tsunami o yung pagtaas ng tubig, mahirap sa gabi. Yan yung ano? Yan yung Robinson's Lemery. Ay talagang sarado ho yan. I don't know kung sa mga oras na ito, nakapagbukas na. Pero ang hirap kasi, puro ano eh, ang kapal ho ng bumagsak na asphalt sa lugar na yan. Lemery. Ayan. Ito yung papasok kami dun sa ano eh, sa papasok na kami doon sa lugar, no, na pinakamalapit sa bulkan. Medyo talagang ang hirap sa lugar na yan. Sa gabay po naman ng Batangas, no? Lemery, tapos yung binabanggit na talagang ayaw papasukin, no? Ang mga tao
binabantayan ho ng military, no? May audio ba ito? Tingnan natin kung may audio. Kaya pumasok yung audio dito. Ah, sa kwan ito, sa Tanawan, Batangas. Sorry. Sa Tanawan ito, papasok ako yung... Papasok kami nito sa City Hall ng Tanawan. Ayun, Tanawan. City Hall ng Tanawan ito. Na kung saan eh, wala rin kuryente. Walang kuryente sa lugar na yan. Balikan ho dito ang sinasabi natin itong binabanggit ni Paolo Reniva, OIC ng Taal Volcano Observatory. Posible daw na kapag itinaas sa alert level number 5 ang status ng Taal, ay posibleng magkaroon po ng volcanic tsunami. Paliwanag pa ni Reniva, ang base surge ay ang pyroclastic flow na maaaring makatawid ng Taal Lake sa loob lamang ng 80 kilometro kada oras. Anya, kung ang layo ng mga tao sa isla ay 10 kilometro lamang, masyado itong mabilis. At ilang minuto lamang ay maaaring magkaroon ito ng impact sa mga ari-arian at ang mga tao na malapit sa tabing dagot o sa shoreline. So, posible ho yun yung biglang pag-angat ng tubig. Tsunami. Yan. Nananatili po sa alert level number 4 ang status ng Bulkang Taal, o saan inaasahan pa rin ang posibleng pagputok nito. Posibleng magkaroon ho ng major eruption anumang oras o anumang araw. Yung Lipa City, may portion ho noon na nasa tabing lake. Malapit pa rin po. Kasi ang Lipa medyo pahaba. May dalawa o tatlong barangay po na halos nanando na sa lawa ng Taal. Pero syempre ang Lipa City, medyo lihis po siya doon sa asphalt. Hindi siya masyadong tinamaan ng asphalt dahil nandun po siya sa gawing south side, southwest side ng Bulkang Taal, no? Bandang south. Kasi yung bandang norte, kagaya ng Tanawan, kagaya ng Balete, Tagaytay, Talisay, Laurel, itong San Nicolas, ano ba sumunod sa Laurel? Yan yung mga bayan na huyan talagang nandito sila sa may side na yan. Ngayon, itong Lipa, medyo nandun sa kabilang panig at malapit sila pero hindi sila po nabagsakan ng asphalt. Baga, mapalad ho sila na hindi pumunta, hindi pumaling sa kanila yung hangin. Narito po ang panayam ko kay Mayor Eric Africa, Mayor ho ng Lipa. Ang kanyang mga paalala sa kanyang mga kababayan at sa mga nais pa hong tatanggapin nila yung mga ibang maglilika sa kanilang lugar kahit hindi taga-Lipa. Mayor Eric Africa sa aking pong panayam. Siyempre dapat po tayo kumalma. Tayo po ay wala po, sa ngayon ay wala pa po tayo sa danger zone. 10 kilometers po yung danger zone na dineclare po ng pillbox. Tayo po ay ang nearest point po natin ay 13 kilometers. Kailangan po natin mag-prepare ay sa problema po natin sa ashfall. Although very minimal, ay may epekto rin po ito sa kalusugan. So mag-wear po tayo ng mga face mask. Siguraduhin po natin tayo kung maaari po nasa loob na lang po tayo ng ating mga tahanan at linisin po natin yung ating pong mga bubong dahil syempre yan po ay nakakakos din po ng damage sa ating pong mga tahanan. Then, prepare. In any eventuality, kailangan din po tayo naka-prepare kung sakaling magkaroon po ng isang eruption po talaga yung ating pong Taal Volcano. Salamat. Si Gani Oro sa On The Go sa DWIZ. Panayam natin kay Mayor Eric Africa ng Lipa City, Batangas. Salamat sa panonood, Isabel Corpus Briones. Thank you. And Dennis Delina Pisigna. Good evening po, Kuya Gani. Lagi po akong nakikinig sa inyong programa. Ed Trias, good evening po. On the go, God bless. Thank you, Ed. Nitz Avan, nakakabahala na pala. O nga, medyo talagang kailangan matyag at lagi ho tayong dapat up to date sa mga nangyayari. Norvin Tamisin, Sir Norvin Konsehal, maraming salamat po sa panonood. Kaibigan ho natin yan, Konsehal ng Los Baños, Laguna, si Konsehal Norvin Tamisin. Ito lang po ang iiwan natin, ano, na mga
pahiwatig at mga kumbaga sort of advice sa ating mga kababayan. Malaking tulong ho na meron tayong social media. Dito talaga naging epektibo ang Facebook, ang YouTube, ang pagbibigay ng bawala sa pagitan ng social media. Hindi mo naman ang lahat ng oras nakikinig tayo ng radyo. Hindi lahat ng oras nanonood tayo ng telebisyon. Noong Linggo ng hapon, wala, hindi naman ako nanonood ng TV. Nakita ko na lang, naka-flash dun sa ano ko, sa social media ko, sa Facebook ko, yung mga live ng mga netizen natin. Wala pang masyadong coverage yung TV, wala pang masyadong coverage sa radio. Yung talaga nakita ko talaga yung mga netizen mismo na nagpo-post ng kanilang mga live videos na pumuputok na. Pumuputok na ho ang Bulkang Taal. Ngayon, hindi ho natin ganap na masisisi yung Feebox sapagkat one week na ho nila o higit pa, January pa, meron na silang mga warning. Pero, hindi ho ganun ka-massive ang mga babala. That's why, hindi naman masyado hong na carry, hindi masyado hong kumbaga na-highlight sa media. So, pasalamat tayo sa social media. Pasalamat tayo sa mga netizen. Pasalamat tayo sa ating mga kababayan. May nagtuturista pa nga eh. May namamasyal pa nga doon sa Bulkang Taal eh. At maraming guest, maraming tao sa Tagaytay, may mga turista sa Talisay. Ganun ho talaga ang kalikasan. Hindi natin ganap na masisisi ang Feebox. Dahil bagamat sila po ay nagbigay ng warning, siguro ang iniisip natin kagaya ng bagyo. Iba ho ang pagputok ng bulkan. Iba ho ang lindol sa bagyo. Ang bagyo po kasi, talagang malayo pa lang namomonitor mong paparating. May ano ho yan eh. Kumbaga, namomonitor siya ng satellite. Ang pinagbabatayan ho ng Feebox, yun lang mga pagyanig, mga tremors, no? At wala hong makakasukat pa nung kailaliman ng ating lupa. Hindi natin talaga masabi yan. Pero nagbigay na po ng warning ang Feebox na may mga lindol na nangyayari. Binibigyan ho tayo ng babala. Pero in general, wala hong makapagsabi kung aabot po ito magkaka-asphalt ho hanggang Tagaytay, yung Talisay po, ito pong Laurel, Batangas, ito pong Balete, ito pong Tanawang, Batangas. Ayan, hindi ho natin nakita na binanggit ho yan ng Feebox kasi nandun po sa ilalim yung ilalabas pa lamang ng bulkan. So, ang una, dapat aware tayo sa anumang mga babala. Pangalawa ho, dapat monitoring na tayo. Gaya ho niyan. Mabilis talaga. Biglaan. Ang sabi nila, hindi man lang kami nakapag-ready. Pero alam na natin na talaga hong aktibo yung Bulkang Taal. Pero wala hong makapagsasabi. Yan nga yung binabanggit kong hindi sukat akalain. Expect the unexpected. Para bang first time ako, matagal na ako nagko-cover sa media, ang na-cover ho natin, pinatubo. Ibang klase naman ang pinatubo, no? Ang pinatubo, may lahar, no? At yung experience natin sa pinatubo, parang naulit na naman po rito. Pero sabi ko nga, walang dapat sisihin, walang sisihan. Ang pinakamabilis lang ho dito, dapat aksyon. Kung nalaman natin, alas 10 ng umaga, pumuputok na ang bulkan, nagbibigay na po ng warning, yung maghapon na yon ng Linggo hanggang alas 2 ng hapon. Una ko nakita mga alas 2 na ng hapon eh. Pumuputok na, tapos nakita ko maraming na naka-live. Yung mga naka-live na yon, mga turista ho yun. Mga namamasyal-masyal sa Tagaytay, namamasyal sa Talisay. Hindi ho media. Sabagat kung alam ng media na may ganong activities, dapat naka-ready na yung mga OV bando ng malalaking network. Alam mo naman, pauhuli ba naman yan? Di ba? Dapat nagpadala na doon ng mga reporter. Wala ho eh. Halos wala pang mga reporter doon. Ako nga, aksidente lang po na, not aksidente. Kumbaga, wala sa planong nakatakbo ako doon. Walang plano. Basta narinig ko na lang, tumakbo na kaagad ako doon. On my own. Na hindi na nagkailangang utusan pa ako ng management ng DWICO. Gani, pumunta ka doon. Kailangang, hindi ho eh. Kami ho bilang reporter, instinct ho namin yan. Instinct ho namin bilang reporter na kapag may malaking balita, ay kung hindi din lang masyadong kaabalan sa'yo, magkusa ka.
pumunta ka. Sabagat anuman ang iyong iulat, anuman ang nakikita mo doon, maaring makatulong ka sa sambayanan para makapagbigay ng tamang impormasyon. Yun po kagad ang nasa isip ko. Yun kagad ang aking call of duty. Sabi nga nila kay aga-aga mo diyan nung Lunes ng maaga. Linggo pa lang ho nandun ako. At sa call of duty na yon, hindi na kailangan utusan ka. Talagang magkukusa kang pumunta. Lalo na ngayon, nung makita ko yun, totoo ba ito? Totoo ba itong nakikita ko sa YouTube? Nabuksan ko po yung mga radio, ayan, mayroon na hong TV coverages. Gusto kong makatulong na mabawasan ho yung pagkalat ng fake news. At kung ako mismo ay nakarating sa lugar, ma-video ko, ma-document ko, ma-report ko, kahit sa Facebook Live, kahit dito sa radio, malaking tulong po yun ang aking gagampanan bilang isang mamamahayag na nagmamahal po sa katotohanan. Yun po ang aking sinadya. One of these days, tingnan mo natin ano pang magagawa natin. Nanatili po naka-standby ang mga tauhan ng Department of Health Central Office para po sa posibleng deployment sa mga lugar na naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Taal. Manatili ho tayong magmasid at manatili ho tayong may pakialam. Dapat lagi ho tayong nagbibigay sa kapwa ng mga paalala, mga pahiwatig, tamang impormasyon. At sabi nga nila, session, nangangati po ang lalamutan natin, siguro may asphalt pa ito. At on the go ho talaga ang programang inyong pinakikinggan. Kailangan mag-on the go ako. Kahit tayo po ay nasa panahon pa ng pagdadalamhati. At nais ko nga pala hong samantalahin ang pagkakataong ito na pasalamatan po ang lahat ng mga nakidalamhati, mga nag-alay ng panalangin, mga nakiramay po sa aming pamilya sa pagpanaw po ng aking mahal na ina. Noong nakaraang pong mga araw na tayo wala sa ating palatuntunan, kami po ay naglamay at sa mga huling sandali, ang aking namayapang ina na pumanaw na noong January 7 ay inihatid po namin sa pangwakas na huli naming mga sandali na nakita siya. No? Si nanay po na sa kanya mga kabag-anak ay kilalang si Binay, no? Ang buong pong pangalan ng aking ina ay Severina Halyig Oro. Severina Groyon Halyig Oro. Siya po ay 88 years old, 88 taong gulang. Siya po ay pinanganak sa Bulan, Sorsogon, isa pong Bicolana, ang mother ko. At pumanaw nga po sa edad na 88 noong nakalipas na ikapito ng buwang kasalukuyan. January 7, 2020. Pinanganak po si nanay noong 1931, kaya 88 years old na po siya. Kami po ay nagpapasalamat sa ngalan po ng Pamilya Oro, Pamilya Halyig, ang inyo pong lingkod, Gani Oro. Nagpapasalamat po sa lahat ng mga dumamay, mga nakiramay, mga nagpadala po ng kanilang mga condolences sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube at sa himpapawid. Ang aming pong nanay ay nagpahinga na. At nung pong Sabado, siya po ay na-cremate. Cremation po at hindi po paglilibing, no? So, sa ngalan po ng aking mga kapatid, si ng aking magulang, tatay ko, Tatay Aurelio Oro, mga kapatid ko, sina David Oro, sina Daniel, sa Redentor, Ate Lydia, at mga kabag-anak ko namin, nagpapasalamat po kami sa inyong pakikiramay sa Pamilya Oro sa pagpanaw ng aking mahal na ina, Severina Binay Halyig Oro. Lumatay po ay nagdadalamhati. The show must go on. Ika nga, on the go pa rin tayo. Maraming salamat. Sa pangalan po ng mga nakasama natin sa produksyon, sa technical side, sa news department, hanggang sa Biyernes pong muli. Ito po muli ang inyong lingkod, Gani Oro, sa On the Go sa DWIZ. Ang tabayanan sa loob lamang ng ilang sandali, ang palatuntunang Radyo Klinika. Sa inyo naman si Maru Pahatis Sarme. Magandang gabi. Diyos marahay na bangi sa indong gabos, mga tugang, mga bigluanong na dadangog sa tuya. Kag maayong gabi man sa inyo tanan, mga pinalaga, mga Ilonggo, mga Hiligaynon. Diyos mabalos. Tari. Night. On the Go sa DWIZ.